Investment. Ano nga ba ito? Gaano ito kahalaga? Kailan ito dapat pinaghahandaan? Ito po ang inyong Peraskwela, hatid ng Pilipinas Online Bantay OCW dito sa Inquirer.net at Radyo Inquirer Online. Ako po si Susan K. Inihahandog ng Inquirer.net at Radyo Inquirer Online ang best public service program ng KPP Golden Dove Awards at Hall of Fame Awardee ng Catholic Mass Media Awards at Gawad Tanglaw. Hatid ng Bantay OCW Foundation. 25 years nang naglilingkod sa ating mga overseas Filipino workers at kanilang mga kamag-anak saan man sa mundo. Hosted by Ms. Susan K. Best Public Service Program Host sa Radyo at Telebisyon. Pilipinas Online, Bantay OCW. Ano nga ba ang dapat na naiintindihan ng ating mga kababayan pagdating sa investment? May tamang edad ba ito? Makakakwentuhan natin muli ang ating financial advisor, banker, asawa ng OFW na nakabase sa Dubai mula po sa United Arab Emirates. Nagbabalik sa kanyang peraskwela si Joyce De Lovieres. Hi Joyce! Welcome back! Yes, magandang araw sa iyo dyan kasamang Susan at sa mga tagapakinig ng Bantay OCW. I'm happy to be back. Oo, at itutuloy natin yung kwentuhan natin tungkol sa investment sa edad na... 50s? Right. Sa edad na 50. Oo nga. Ano bang special dyan? May term ka dyan kasamang Susan, yung tanghalian, hapunan, you know, remember sa radyo natin. Oo, tama. So, ibig sabihin yung 50 anyos... Ano to? Padapit hapon na? Pwede tapos na yung tanghalian. Oo, after, merienda time na ito ah. Bakit special mention yung edad 50? Opo, kasi this is the time na kung hindi ka pa nakapag-prepare, I'm sure marami tayong mga kababayan dyan, 50 na ako pero wala pa ako natatabi sa sarili ko o paano ba to pagtanda ko. So, ngayon pag-usapan natin, I think I'll be giving 4 investment options that you can do that will match the time horizon, the investment horizon that you have even if you're in your 50s. Oo, kasi nabanggit ko nga na marami akong nakilala na matapos makuha yung kanilang retirement money, ipinang-invest pa. Yes, opo. Nakakatakot din. Pero yung mga investment na hindi pinag-aralan, kasi nga gusto natin, di ba, yung pag-retire ko, uy, meron akong 2 million na nakuha sa kumpanya ko. Saan ko kaya ito gagamitin? Una-una pala, kasamang Susan, ang ginagawa dyan, magpapagawa ng bahay, tapos papamigay sa mga anak, tapos mag-i-invest. Di ba, ganun yung ugali ng mga kababayan pag nakatapos ka na. Which is, our hope is to somehow give that awareness, no, na maging aware sila that may mga bagay na dapat po tayong unahin sa sarili natin. At yung mga bagay na hindi na babalik, hindi na one time mo lang pinag-investan mo ng 20 years yung retirement money mo, let's be more responsible, more prudent in spending that. So yung sinabi mo, example mo na in-invest pa sa iba dahil kailangan kumita ng malaki, I highly discourage it po. So hindi na dapat. Hindi niya dapat pinakawalan yung retirement money na yon. And sad to say, hindi na talaga nakabalik yung mga pera nila, Joyce. Talking from the different stories na nakukuha natin sa mga kababayan natin, totoo yan kasamang Susan. And nakakalungkot kasi you'll never get a chance to earn that kind of money again. And remember na yung length of service mo is equivalent to that money na pinatalo mo lang talaga siya. So, ang unang-unang advice natin sa ating mga kababayan is, when you are investing, you make sure that you study. Make sure that you do your due diligence that bago mo bitawan yung pera mo is, naaral mo magkano yung return mo. Nagtanong ka sa eksperto, hindi sa kapitbahay, hindi sa nakikimarites lang sa'yo kung sino man yung nagpapayo. Doon sa mga eksperto at totoong eksperto. Huwag tayo na yung lagi natin gusto mabilis. How to lose your belly fat without exercise. Yung mga ganun, di ba? Sobrang bili. Sobrang mahusay itong mga kuna. How to earn or double your money in such a short time. Napakadali, pero yun nga, madali din mawawala yung pera mo.
So, walang naman shortcut dyan. Dapat wala. Walang shortcut. Mm-mm. Wala talaga po. Hard work talaga. Yan. So, nasabi ko po 4 tips or 4 channels that you can do in your 50s. For example, if you wanted to prepare for a retirement na hindi po tayo dependent kahit kanino, but on our own investment. Una-una na pwede nyo pong pag-investan or paglagakan ng inyong retirement would be, or build, no? Before pa lang kayo mag-retire, 10 years bago ka mag-retire, nabibuild mo na real estate. Solid investment that you can get continuous earnings, no? So that you were able to manage it well, na prepare mo yung location, yung overhead expenses mo, na foresee mo, and everything has been laid out. And you have that particular concern in managing that investment, then it can generate your income as well, na consistent. For example, no, for 50 ka ngayon, and nag-loan ka, 10 years to pay, no? By the age of 60, pwede din, ito yung pwede mong gamitin yung capital, yung pinag-retirement mo. Nagpagawa ka ng rental, ng house for rental purposes. Kasi generating income siya. But yung discourage natin would be, magpapagawa ka ng bahay from your retirement money, pero bahay mo to natitirahan mo, not for investment purposes or not for rental income. So walang babalik sa yung money. But yun nga, at your 50s, bumili ka ng lote. Okay. Sabi mo yung lote, pwede to na dalawang pintuan ng apartment and maganda yung location, pwede rin na call center venue or merong front na business, no? Pwede yun. And you're able to pay it off in 10 years, then the money that you have from your retirement can be used to put up the structure. And by the time you have the time and personal management talaga, that you'll be there for the construction, makikita mo kung ano yung galaw ng mga binabayaran mo, and that would be good. I know of some people na nagagawa ito, popular sa mga retiree, bed and breakfast. Diba? Kasama mong susan. That's right. Sa Baguio, sa Bataan, papagawa ko tong bed and breakfast. Especially ngayon that we have parang tourism activities, no? Madami yung mga nagpapatour na kailangan lang yung mga short stay, maliligo ka lang, matutulog, alis ka na ulit. If you're in that vicinity, let's say Baguio or Tagaytay, maximize that possession, no? Pwede mong gawin yun, bed and breakfast. So tamang-tama yan, pang-retirees, hindi ba? Pwede. Lalo na kung nasa linya mo talaga, no? Marunong ka paano mag-invite ng mga mag-source or mag-market kung saan source ng mga visitors mo, and how to keep it up in such a way na hindi naman mataas yung overhead, kontrolado mo. Ang advice ko, kung halimbawa mag-retire ka na, pumirmis ka na, huwag ka na maghahanap hindi, sabi nila maganda daw tong investing in farming, pero ikaw number one, never ka na naka-farm, no? Talagang ano, yung kasing slope or how you're going, yung hurdle, yung learning curve would be too much for you. You might not have the time because you don't have the time in your favor anymore. So, doon ka na sa giyang mo na, giyang. Doon na sa alam mo talaga. So that what you're going to do is you grow in your sphere and then dagdagan mo na lang, i-update mo na lang ng i-update para tama yung magagawa mong management sa susunod mong negosyo. Pag sinabing real estate, sabi mo, dapat kumikita yan. Otherwise, kung nakatiwangwang lang yan, na lote, eh gastos pa yan, hindi ba? Dead investment yun. Yes. Magbabayad ka na amilyar, magbabayad ka na maintenance, kapalinis mo yun. No? So, nagagastos ka lang for nothing. Wala lang din siya. Yun. So that is for real estate. One thing that you can consider will be to earn from rentals from real estate assets. So number two na pwede mo pong gawin, ito pinapropose ko din sa mga kababayan natin. This is a government project or from government institution. If you have heard, yung MP2 ng Pag-IBIG. Pag-IBIG Fund, of course, the modified Pag-IBIG, wherein maghulog ka but lock in 5 years.
So kung malapit ka nang mag-retire, no, pwede to because makukuha mo na siya, let's say, 50. So dalawang placement ka pa ng 5 years. Or gusto mo, age 50, naglagay ako. 51, naglagay ako. 52, 53, hanggang 60. So for 10 years, may magmamature sa'yo. Kasi at age of 55, may magmamature ka na. Place mo ulit. So at age 65, may magmamature ka ulit. Place mo lang siya ng place ng ganun. Nakikita mo, may para kang ano, para kang merong kinukuha lagi. Ito, this is equivalent to the insurance na endowment. So, kung medyo mabilis yung pag, ano, madali lang po. Ngayon, no, age 50, naglagay ako sa MP2. Ang average na nila, let's say, 6%. Ang kagandahan po, why are we proposing that, is nandun yung discipline ng lock-in. Di mo siya magagastos. So, OFW ka. For saving siya. And the interest is far better than what the regular banks will give you. So, pag nag-declare sila ng dividend, let's say, nag 6% ka. So, yung 10,000 mo, may 600 agad. What if you placed 100,000, then you have 6,000 already. And there is an option na pwede mong kunin yung interest lang or pwede mong kunin lang. Well, yes, pwede mong kunin yung interest lang or pwede mong kunin yung buong amount at the end of 5 years. Tapos, ang gawin, ano, at the end of 5 years, talaga dapat terminate. Di gawin mo ulit, i-place mo ulit. I-place mo lang. Oh, okay. So, parang program savings na nandun yung discipline. This is applicable for OFWs na wala kong alam, mag-invest. All you have to do, mag-open ka lang ng MP2 account, but dapat po may regular pag-ibig. May MP2 account ka lang, ilagay mo lang siya, and then continuously maglagay ka, aralin mo lang kung paano mo makukuha. That's very easy. There's a certain type na, there's a certain amount na dapat mong aralin. Hindi pwedeng wala ka talagang alam when it comes with investing. So that's MP2. Oh, walang talo yan. Yes, it's government guaranteed and tax-free. Yeah. Okay. Number three will be equity investing. Ito yung pag magaling ka na, nakapag-aral ka ng konti, nakinig ka sa amin sa ilang taon na namin sinasabi dito sa Bantay OCW. Because right now, for example... Ilang taon ka na ba nagpepera-eskwela dito, Joyce? 22. May sampuna, no? 10 years. Yeah. 10 years, oo. Nakatawa, no? Pero yun po. Marami nang natuto. Pero kahit na sabihin mo kasamang Susan na yung sinasabi natin ng 2012, it stays true up to 2023. Kasi pareho lang naman siya ng konsepto eh. Nagbabago lang siya ng technique or style or platform. Mm-hmm. Pero yung konsepto mo na mag-save ka at magtabaho ka, wala talagang shortcut. Kung hindi ka pinanganak na mayaman, eh talagang kailangan na yun ang mga gawin mo para lang magkaroon ka ng para sa'yo in the future. Mm-hmm. Equity investing means investing in stocks. So, for example, yung Meralco na binili mo noong 2012 na nag-start tayo, may Meralco pa rin ngayon, right? Mm. Globe na binili mo noong 2012, ngayon 2023, meron pa rin Globe. So these are the type of companies that you can see in our Philippine Stock Index, Stock Exchange Index, that you can buy stocks na konti lang yung kailangan mong puhunan, but you have to just monitor them. Minsan kasi like ngayon, no, nakikita ko pula lahat talaga ng investment kasi nga mababa yung merkado. But isipin po natin na lagi naman siyang tumataas. So, ganun pa rin naman po yung, ano, yung trajectory, lagi-lagi pataas ng Philippine Stock Exchange Index. So, hindi po tayo dun matatalo. But, kung meron ka din naman na na-acquire na kagalingan when it comes with investing, you can also maximize yung mga fast earners, like tinatawag na IPO, like, or buying preferred stocks, no? Ito yung mga stocks na nagbibigay ng dividend. Medyo mas mataas ang price niya sa normal. Right now, just today, nakareceive ako ng email, may offering for preferred stocks at 7% per annum. Dalawa kasi yung stocks, di ba? Common sa preferred. Yung common is mag-iintay ka lang kung magkano ibigay sa'yo. Itong preferred, ito yung guaranteed na ibibigay ko sa'yo pag nag-invest ka ng ganitong amount. So, mas mataas yung presyo, sinabi ni company. But, kung magbibigay sila, let's say nagbigay sila ng 7%, that's guaranteed income for you. So, ikaw, kahit di ka na kumikita, kung meron kang holdings ng preferred stock, makakakubra or makakaklaim ka ng dividend when they declare the cash dividend, you will be earning from that.
So maganda din po. Kasi at the age of 50, ang habol mo na is appreciation. Hindi na grow o yung kailangan ko ba, madami akong stock. Hindi, kailangan ko kumita yung stock ko, kailangan ko ng dividend. So there are stocks that are built for that. Dividend earning stocks that you can see. Magbasa-basa lang po tayo. Type mo lang, dividend earning stock, Philippine stock market, ang dali-dali. Then mag-apply ka sa broker mo. Everything is online. And yeah, you can just place online. Even not only in Philippine stock market. Meron din sa abroad, no, open and open din siya. All you have to do is open the proper accounts. Madali. So, konti lang na itataas natin sa pag-aaral will be enough to sustain us. And these are avenues that you can explore as you prepare for your retirement. Tapos yung last, so we have real estate, MP2, and then equity investing. Yung last kasamang Susan will be investing in yourself. Because sabi mo nga nung nakaraang episode natin, ang 50, bata pa. Ang 60, bata oo. Pa. Oo, bata pa yan. Because of the prevalence of online jobs and online businesses that you can do, meron nga ako nakita last night, YouTube. Ang pangalan niya dito, Grandpa Vlogger. Can you imagine Grandpa? I think he's already in his 70s kasi matanda na talaga siya. But marami pa rin silang kaalaman that they can share and people are paying for it. They're getting the views and they're earning as well. So that's yung right. Meron pa ako nakita na papa, parang nag-fix lang siya ng bahay. Matanda na din siya, tuturo niya lang pa how to fix a faucet, how to fix a leaking faucet or like that. Pero kumikita siya, and this is the environment that we are in right now. Sabi nga kasamang Susan, yung regular diploma that you earn can have an equivalent micro skill na hinahanap din ng mga employers right now. Yung like data analytics or social media marketing. Hindi naman siya, kumbaga, tinuturo sa curriculum ng normal na colleges right now. But pwede mo yung makuha yung mga micro-skilled certificate courses online as well. So, ito yung explore natin because kahit na po 50, 60, wala. Hindi nila kinukuha yung edad na yan as long as you have the skills. Yan lang ang binanggit mo, Joyce. Ano yan, ha? Practical, realistic, feasible. Hindi pwede sabihin natin na mahirap maabot. Pwede, kayang-kaya. Nakakapag-Facebook yung apat, diba? Oh, yun na nga eh. Lahat available na itong mga gadget na yan. Oo, ang internet nandyan lang. So, puhunan na yon para magkaroon ng additional income. And yung apat na binanggit mo na iba't ibang klase ng investment sa edad na 50 pataas, eh lahat yun safe, hindi ba? Hindi na yung mataas na mga risko para manganib pa yung kanilang mga pera. Yes, oo po, tama. Thank you for pointing it out. Yung risk po kasi is always dependent on the time and expertise that we have. Kung wala kang, expert ka nga, pero wala ka ng time, baka prone ka din to decide not really good. But kung halimbawa po na meron ka pang time, then you can afford the risk. So, yun yung parity ng risk versus time and versus expertise na kailangan natin. But nakakatuwa nga kasamang Susan kasi para din sa mga work from home, stay at home mom na nagdenies to do something about it, find kung ano yung skill mo, then i-level up mo siya. Kumbaga, find your skill and then find something that can add credibility to that skill. Pa-certify ka, maraming libre. Pa-testimony ka, maraming libre din. Libre lang naman yun, no? Yung mga rating na yan. Do it, and then make yourself so well in that particular niche that people will be willing to pay for your expertise. So, pikikita ka pa rin. Opo. Tama yun. At paalala, bago tayo magbukas, Joyce? Well, we are living in robust times, no? Grabe ka, gigising mo pa. Alam, may chat AI, may GPT, may DALL-E, ang dami pong mga pagbabago sa buhay natin. And these are really part of our growth. And I would suggest everyone to maximize kung ano yung nakikita natin sa paligid natin, limitahan natin yung bagay na hindi makaka-contribute on our goal, on our purpose. And when you do social media, just scroll up kung hindi siya, ito, it doesn't serve me.
eto, I can use this. Then go more of what will serve you, because I know that in the end, we always wanted to be independent, financially stable, and we wanted to own ourselves, our own decisions. We won't depend on anybody but us. So we are our own rescue. Lagi ko pong sinasabi yan. Thank you, Osama Susan. Thank you. For making me do this. Thank you very much, Joyce, muli sa tulong sa ating mga kababayan na maunawaan, lalo pa itong iba't ibang klase ng mga investment. Mga kaibigan, si Joyce De Lovieres, ang ating financial advisor, banker, at syempre asawa ng OFW na nakabase ngayon sa Dubai, dyan sa United Arab Emirates. Ito po ang Pera Eskwela dito sa Pilipinas Online Bantay OCW, hatid ng Bantay OCW Foundation mula sa Inquirer.net at Radyo Inquirer Online. Ako po si Susan Kay.